Hello guys, welcome back to our channel. Ngayon, ang video natin ay about sa pag-review nitong ref. Ayan, yung bago naming ref. Siya ay Panasonic inverter ref. Econavi bottom freezer inverter ref. Ayan. Ayan siya. So ang gagawin na lang natin, ipapakita ko sa inyo yung loob nito. Ire-review natin siya as is kasi hindi na siya naka-box. Although dineliver siya naka-box. So literally hindi natin siya ma-review as unboxing kasi kailangan siya i-unbox ng delivery guys para makita kung merong nangyaring something habang dinideliver nila or on the way papunta rito sa bahay, kung nagkaroon ba siya ng gasgas, kung nagkaroon ba siya ng dents, kasi naka-insured siya kasama sa delivery fee mo na 600. Binili namin ito sa SM Appliance dyan sa SM City, Taytay. Ayan. Pero hindi ko pa siya na-open. Ayan, nakikita niyo pa yung mga tapes. Hindi ko pa siya na-open kasi kailangan ko siyang hindi muna i-power on for 5 hours bago ko siya, kailangan siyang ma-rest for 5 hours bago natin siya i-power on. So, i-review natin siya. Okay. So, i-review natin siya as is. Walang laman. Tapos, later on, kapag naisaksak na natin yan, tulungan niyo akong mag-dipat ng laman ng ref natin. Ano ba yung reason bakit kami bumili ng ref? Yung isang ref namin, ayan. Okay pa siya, pero nasira yung cover ng freezer. Natanggal. Nauntog si Enzo dun sa 'di ba kasi nung pinakita ko sa inyo yung ref namin, hindi na siya nag-snap para malak. Hindi na siya nalalapat siya pero hindi na siya naglalak. So, minsan pusa siyang bumubukas. Ang nangyari, may kinukuha si Enzo sa bottom ng ref. Pagtayo niya, nauntog siya, hindi niya napunan na bumukas yung cover ng freezer. So, bumagsak yung cover. So, dati pa naman namin plano ni Dad magpalit na talaga ng ref. Yung no frost na ref at saka inverter na nga. So, eto, naghanap kami. Months din siguro yung ginugol namin sa pag-iisip kung ano ba yung bibili namin. Ang pinagpiliin namin is Samsung and itong Panasonic nga. Kasi may mga futures si Panasonic na nagustuhan ni Daddy. Siya talaga yung nag-review eh. Naghanap ng mga reviews, nagbasa, nanood ng mga details tungkol dito sa ref na ito. So later, pag naisaksak na natin ito, maglilipat tayo ng laman ng isang ref papunta dito sa bago. So, mababago natin yung arrangement kung paano tayo nag-ayos dati. So, ililipat natin siya with different settings kasi iba naman yung setting nung inside nitong ref. Ito yung pinaka-body, tapos sa ibaba yung bottom freezer. Yung freezer niya nasa ibaba. So, ang future din ito, maingay si Luca. Sorry. Kasi hindi pa siya natutulog. So, ang future kasi nitong ref, meron siyang prime fresh freezing. Prime fresh freezing. Quick freezing. I don't know what is the name of AG, clean, Econavi, four kinds of sensors, inverter. So, may four kinds of sensors siya. Okay. So, ayan. Yeah, open! Yeah, open, siguro mas maganda to pag kagabi, mas makikita niya talaga. Ayan ang nakalagay, inverter, ayan, Econavi. Ano nyo ba makikita ko? Ayan. Ayan yung inverter, Econavi. Ito yung maximum and minimum. Yan yung measurement ng lamig. Pero automatic kasi siya. So, ito yung
yung sa thermostat ng fridge, quick freezing, and may frying fresh freezer. So, lahat yan, i-activate mo siya pagkasaksak natin. So, kailangan, ang instruction sa amin, lahat yan, i-activate mo pagkasaksak natin. Kailangan ilagay mo siya sa max. Tapos, mag-automatic siya kung ano yung kailangan niyang lamig sa loob. Yun lang yung ibibigay niya. Yun lang yung gagawin niyang lamig dun sa loob. So, let's go open the refrigerator. Yay! Okay, ito yung door. Meron siyang acrylic na storage dito. So, pwede kayong maglagay ng kung anong pwede nyong ilagay na kakasya dito. So, ayan. Ito yung pinaka-freezer. Wait lang, Baba. Okay, ang baho. Later. Oh, isod ka. Move. So, ito yung pinaka-freezer. Ayan, ito yung drawer na pwede nyong paglagyan. Kung ano yung mga pwede nyong ilagay. Ito, ito storage pa rin yan eh. Pinaka-freezer pa rin yan. So, pwede kayong mag-stock dyan ng mga frozen goods. Tapos, ito naman, sa ice cubes yan. So, ipapakita natin sa inyo mamaya. Lalagyan natin ng water yan. Ayan na. Nakatape pa eh. Okay. Papakita natin sa inyo mamaya pag nilagyan na natin ng water. Medyo maano pa rin yung amoy niya kasi amoy bago. Ang sakit sa ilong din. So, I guess, buksan natin tong medyo, ano, matagal. Oh, okay. Okay. Oh, assistant, please close. Oh, slowly lang dapat. Okay, let's open the body. There you go. Okay, ayan yung sa Prime Fresh. Ito yung sa pwede siyang fruits and vegetables. Ayan, pwede mo siyang, ito yung mga pwede niyong paglagyan ng water, juices, or whatever na pwede niyong ilagay. Ayan. Dito sa Prime Fresh, yan yung mga, yung mga karne o isda. Ayan, nakalagay naman meat, chicken, sausages, or fish na kailangan yung fresh. Hindi siya yes, okay. Dito yung mga meat, fish, and sausage, and chicken na gusto nyong fresh siya na hindi mapo-frozen, dito nyo siya ilalagay. Okay? Okay, dito tayo sa door. Ayan, meron ditong storage. Wait lang, Baba. Ito yung storage. Pwede kang maglagay ng juice, water, soft drinks. Ito naman yung egg tray. Wait. Naka-tape. Paano ba natin? Wait. Ayan, tanggalin natin. Naku, nasira yung tape. Ayan, let's tanggal-tanggal the tape. Ayan. Ayan siya, naitataas siya, yung pinaka-cover. Dito pwede kang maglagay ng butter and spreads. Ayan, oh. Pwedeng gamot, maggamot ng bata. Ito yung egg, meron siyang 2, 4, 6, 8, 10 na spaces for egg. May egg tray. Dito pwede ka pa rin maglagay ng kung anong mga gusto mong ilagay. Saka isa, itong isang maganda dito sa Panasonic kasi makapal yung acrylic na storage niya. Yan. Masyado siyang makapal. Tapos ito, fiber na siya. I guess ito yata fiber. Oo, fiber siya. Hindi siya yung basta malutong na acrylic eh. Oo, ito yung fiber. Ito, parang glass. Yan, ito, glass. Yan, glass. Yan, glass. Ayun yung tinatawag na AG Clean. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng AG Clean. Pero parang may antibacterial ano na siya eh. Built-in. Na antibacterial something.
Basta in-explain yan sa amin dun sa ano, sa binilhan namin sa SM. Ayan, so, ang panglinis lang daw dito, ang in-advise is sponge. Sponge siguro para hindi, ano, sponge na lagyan mo ng konting soap or lemon and baking soda. Ikuskus mo siya dyan. Pero kasi hindi na siya nagkakaroon ng yelo. Kasi nagde-defrost siya 3 times for 24 hours. Ayan, kailangan natin muna siyang i-rest for 5 hours. Ngayon, pag nabuksan na natin siya, i-rest ulit natin for an hour. Tsaka tayo maglilipat ng pagkain from the other rep. Ayan, binuksan na natin. Max natin. Max natin ng lahat. Okay. Ayan, nakamax na lahat. So, palalamigin natin siya for 1 hour. Mamaya natin lalagyan ng laman. Hi guys! Ayan, it's already after an hour. So, ayan, nailabas ko na. As you can see, nailabas ko na yung ibang laman ng ref. Ang hindi ko na lang nailalabas ay yung laman ng freezer. So, ngayon, maglalagay na tayo ng mga stocks. Itong mga to, ilalagay natin dun sa bagong ref. So, samahan niyo ako habang sinasalansan ko siya. Ayan, itong ref, meron siyang handle dito sa gilid, meron din siyang handle dito sa ilalim. So, ayan. Ito yung LED light niya. So, magsasalansan tayo ngayon ng pull-out tray muna. So, ito yung pull-out tray na may gamot. Isalansan muna natin siya. Hindi ka siya. Pumasok na si assistant ng kulit. Lalagas-lagas yung pinaka-flower. So, ilalagay ko siya, pero baka bukas bulubuin ko lang ito. Para lang hindi madumi yung pinaka-ilalim ng paint natin. So, ayan. Para hindi madumi yung pinaka-ilalim ng paint. Pero, plano kong bumili ng pinaka-forward, yung parang placemat na parang ganito rin siya eh. Parang ganito na placemat. Maghahanap ako ng kulay puti para dun sa pinaka-ilalim. Gusto kong maglagay dun sa pinaka-ilalim ng bin ng fruits and vegetables para hindi siya magkadumi. Ayan. So, anong susunod natin? By the way, ito nai-adjust ko na siya after ko siya i-max for 1 hour. Nai-adjust ko na ulit siya, ginamit ko yung manual.
fridge, nilagay ko siya sa medium kasi medyo medyo madaming laman. So ipapakita ko sa inyo ngayon yung laman ng ref. Kung paano ko siya inayos dito sa bago. Kasi na nabago yung lagayan niya. Mas marami siyang level. So ayan, para makita niyo kung paano ko siya inayos. Ipapakita ko na sa inyo kung paano ko siya inayos. Ayan. Dito sa itaas, ito yung mga sauces, ito yung mga candy ni Lucas. Tinakas ko dyan para hindi niya abot. Kasi kaya niya nang buksan tong ref. Ito yung chocolate, ayun yung egg tart, sugar. So, ito yung ibang prutas, strawberry, grapes, yung sugar pa din, white and brown. So, ito yung candies ni Lucas na may bawas na. Tapos, yung juices, nabili namin yan sa Lalo's kagabi. Tapos, dito sa baba, yung dalawang pull-out tray. Ito, atsara yan, na natira. Tapos, ito yung mga medicines na lagi kong iniiwan sa ref kasi gamit na siya. So, para hindi siya masira. Ito pa yung isang pull-out tray, yung mga chucky na ready to drink na baon pa, ang tinatawag. Tapos, ito yung kay Lucas na milk. Ito yung, anong tawag dito, daddy? Snack pack na, ano? Chocolate pudding. Chocolate pudding. Yun yung labas natin. Ito yung nabili ko rin to sa, ano eh, sa Starbucks. Sa Landers na chocolate na drink. Ito, Sprite yan. Ito yung binili ko kasi may darating. Darating sila ate sa Sabado para meron kami. Dalawa yan. Ganito yung binili ko kasi para akala ni Lucas water lang yan. Kasi kung makita niya to na coke to na ko, hindi titigil yun. Tapos dito sa baba, ito yung mga Yakult. Ayun yung Alaska na ibap. Ginamit namin sa champorado. So gusto ni Kuya mag-champorado ako sa Saturday. Ito yan. Ito yung dalawang vitamins na iniinom ni Kuya. Yung parmesan cheese, ito yung chucky ni Kuya Enzo, ito yung gatas ni Lucas, medyo maukubos na ito kay Daddy, ito kay Lucas. So, favorite niya po talaga yan na character. So, hindi pwede hindi bilhin. Kasi bihira talaga yung merch na ano eh, na hook. Ito yung isang mineral water. Ito naman yung vegetable and fruit bean. Ayan, ang bigat. Ito yung lettuce na nabili namin sa Baguio. Basta yan na yung mga, ano, ito yung mga vegetable. Naglagay ako ng tray dyan sa ibaba. Merong buhay na longgom. Ayan. Kamati, sile. Tapos ito yung broccoli. Nilagay ko rin siya sa nalagyan kasi diba naguhuyag-huyag yung pinaka-flower. Ito, itong side na to, fruits yan. Pero bibili pa ako ng pinaka parang ano niya, sahig. Yun nga yung sinasabi ko, yung parang placemat na hindi siya styro eh. Basta yung malambot. Yung parang pambalot sa apple. Tapos ito, walang laman. Prime fresh. So kung meron kang meat, fish, sausages, or chicken na hindi mo gustong mag-frozen, dito mo siya ilagay. Pero tataasan mo lang yung, tawag doon, yung pinakam, ano, to. Ito, tataasan mo lang yan sa maximum kapag sa prime fresh, pag meron kang ilalagay. So, since wala tayo pala, minimum natin yun. Ay, hindi mo siya mapig. Ay, kasi nakabukas. Ayun. Minimum natin siya kasi walang laman. Ayan. Ah, okay. So, hindi siya nagpa-function. Yung bottom dito, kapag nakabukas ang ref, nag-a-alarm kapag nakabukas ang ref. So, ito namang pintuan. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung jam na nabili namin sa Baguio. Ito yung Eden ni Kuya. Dalawa yan. Tapos ito yung dalawang egg kasi ano, isang dosena, 12 pieces. E 10 lang yung kasha dito. Tapos ito yung palaman. Palaman pa ni Kuya yan, Eden. Tapos ito nilagyan ko ng takip na tissue kasi bukas yan. Ayan. Mga ganyan lang yung binibili kong kaliit na palaman na ladies choice kasi ako lang yung kumakain. So dito, ito yung natirang juice. Hindi na kasha doon. Tapos ito yung jam, ube jam ng Good Shepherd. Good Shepherd na rin. Tapos ito atsara na kangkong yan. Tapos ito yung honey pa. Ito yung salad dressing na strawberry na binili namin sa Baguio, sa Ibis. Ito yung gourmet tuyo. Ito bagoong yan. Yung ketchup, yung sweet and sour. Ay, ano ba ba? Sweet chili. Tapos yung pancakes. Ayan na yun, pinaka-sauces dito ko na lang nilagay. And then, doon tayo sa pinaka-freezer, sa bottom
sa bottom. Ang tawag ay bottom freezer. Ayan, ito yung isang pull-out tray. Meron pa kaming fish. Ito yung chicken na nabili ko sa SM. Ito yung fish na natitira. Tapos ito, speedball, crab stick, imitation. Yung ice cream ni Kuya na sundae. Tapos yun nga, yung ice pack na nilagay namin sa freezer para in case kailangan. Naka-ready na siya. Dito sa loob, lalagyan ko rin niya ng cover para hindi magkakadumi yung pinakaganito. Ito pa yung chicken nuggets ni Kuya na bili niya sa Landers. Kasi doon lang siya nakakabili ng ganito kalaki. Doon lang pala kami nakakabili ng ganito kalaki. Tapos yung cream dory na fish fillet. Tapos ito, parang ice pops. Ayan, wala kami masyadong laman dito sa freezer. Binili ni Kuya sa Landers kagabi. Kailangan mag-yelo siya. Paghiwalay-hiwalay natin para mabilis mag-yelo. Ayan. So, ayan. Ito yung ice cubes. Lalagyan natin ng water yan. Para pwede natin ilipat pag ano. Malalagpag dito. Ayan. Pero sa ngayon, hindi muna. Bukas ko siguro lalagyan kasi darating sila ate ng... Ay, pwede ko na pala lalagyan yan para madami, no? Okay. So, ayan po. So, ayan po. Babalitaan ko kayo kung ito kasi inverter no frost Econavi Panasonic refrigerator. So ano daw yung Econavi? Ano ba yung Econavi? Hindi. Ano siya? Para siyang ano eh, computerized. Ano siya? Nag-a-adjust siya kung gaano kadami yung laman ng ref mo, ganoon kalamig yung ibibigay niya dun sa loob. Tapos na-record niya yung 3 weeks ng dami or kung gaano ka ba kadalas magbukas ng ref, na-adapt niya yun. Yung 3 weeks na kung gaano ka kadalas magbukas ng ref, parang nare-record niya, dun siya mag-a-adjust, dun siya magbabase kung gaano siya mag-titipid, kung gaano siya magbibigay ng lamig. So, ayan, yun niya yung Econavi. Tapos, ito na nga, yung mga parang touchscreen na yung button. Ayan, tapos bottom freezer na. Ayan, madaling buksan ni Lucas. Laging binubuksan. Bibigyan namin kayo ng update kung okay ba siya. Pero kasi sa mga reviews, okay naman siya. Pinalo din namin sa YouTube, okay naman siya. Kaya ito yung pinili talaga ni Daddy. At ito talaga yung gusto niya. Kasi computerized. So, ayan, hindi naman totally computerized. Yun lang yung parang nag-a-adapt lang talaga siya dun sa nature ng paggamit mo ng ref. So, ayan, kung nagustuhan niyo po yung aming video, i-click niyo po yung like and huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Thank you for watching. See you again next time. Bye!